Hi guys! So for today's video ay may panibago na naman po tayong loan application na susubukan. So eto bagong-bago sa akin at may 4.7 na rating. So kung nakikita nyo na yung loan application na to sa mga ads, sa Facebook, YouTube at kahit saan pa, wag na wag muna kayong mag-i-install at tingnan nyo muna kung ano yung mga kailangan nyong i-provide dito na personal information nyo. At syempre, tingnan din natin kung legit at makakatulong sa inyo na nangangailangan or patuloy lang tayong ibabaon sa utang. Pero bago nga pala ang lahat ay, kung bago ko pala dito is mag-subscribe ko na sa channel ko at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung ngayon ka pala nangangailangan ng mauutangan, ay pwedeng-pwede mo i-consider mag-apply dyan sa links na nakalagay sa description box at sa may comment section para sa mga 0% interest sa unang loan nyo. At syempre, pwedeng-pwede kang sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. I-PM na ako agad sa may Facebook page ko para maisali na kita. So dito nga is pwedeng-pwede kang makapag-loan ng up to 60,000 pesos. Ang bilis lang ng pag-a-apply ko dito sa loan application na to. At dito, 3 minuto lang tapos na daw agad ang application. So tingnan natin. At yung ilaloan mo dito is pwedeng bayaran ng 91 up to 120 days. At may daily interest na 0.04%. So medyo mababa, tingnan pa rin natin kung totoo. At nakalagay sa kanila is no hidden fee. So transparent daw sila sa mga fees. Simulan na natin ang pag-review. Pero sino-sino nga pala ang pwedeng makapag-loan dito? 18 years old pataas at may stable source of income. At itong loan application na to ay ang Peso Kwento. So fast loan daw. Tingnan natin. At ayan, nai-install ko na nga pala. Syempre, kailangan ng permission application. Kailangan nating mag-agree dito. At ito na yung pinaka-homepage niya. Ayan, 60,000 pesos ang pwede nga daw ma-loan ng maximum. At yung minimum daw is 5,000 pesos. Tingnan natin talaga. At dito sa baba, may nakalagay na 85% na passing rate. Ang taas. Ayan, ikiklik ko na yung view my credit. Pero bago yon is kailangan muna nating mag-sign up sa kanila. So, lagay lang yung cellphone number. Tapos, next step. Ayan, may magsasend sa inyo na code. Tapos, ilagay nyo lang dyan. At maglalagay din kayo ng password nyo. At after nun ay, eto na ang lalabas. So ayan, meron sila ditong 4 na steps na kailangan nating sagutan. So yung una dito is merong 7,500. Okay, sige. So tingnan natin kung hanggang magkano yung ma-unlock natin dito pagka nasagutan natin. So una-una kailangan ay gender, birthday, marital status, education, residential address, detailed address. Pag ganyan, itatype nyo lang yan. Tapos, meron silang Facebook account. So, ito is optional lang. Pero kung gusto nyo ma-approve agad, is lagyan nyo kahit na may optional. So, dito sa may Facebook account is may nakalagay dito na pamimilian. Nung itatype ko na, pwedeng phone number saka email mo na ginagamit sa Facebook account. Pero ako is pangalan lang yung inilagay ko, hindi phone number at email. At dito sa ibaba is maglalagay ng alternate mobile number. So ayun, next step. So ang taas agad nung pangalawa. Ayan, pang 15,000 na to. Sige, medyo natutuwa ako. Ayan, yung contact references na. So dito, kailangan nila ng 5. Dami. Ayan, so ilalagay mo lang yung relationship, tapos phone number. So dito kanina medyo nahirapan ako kasi kailangan may permission muna dito na ma-access yung phone book para mailagay yung phone number. So ayun, inalaw ko muna yon at ayan, nailalagay ko na yung mga references ko dito. So ayun, medyo nahirapan lang ako kanina. At ayun, so nailagay ko na yung 5, tapos next step na tayo. Ayan, so dito is facial recognition na. Alam nyo naman na yan. Dapat malinaw, maayos yung itsura at hindi madilim. So ayan, start detection. So ayun, allow nyo lang to yung pag-take or pag-record ng video, pag-take ng picture. At next step na. Uy, pang 30,000 na. Okay, sige. So dito is yung ID na kailangan. Tapos mamaya is pipicturan nyo. At yung mga kailangan dito na ID is UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS, postal, voter's ID, PRC, GSIS, at OWA ID. So, ayun, dapat malinaw din yung pagkakakuha ng picture at walang flash.
I-picturean ko na to, harap at likod. Tapos, so after mapicturean is, ilalagay mo lang yung ID number dyan, yung last name mo, first name, saka middle name. So, next step na. So, may magpa-pop up nga pala dyan na confirmation kung tama yung ID number na nakalagay. So, i-confirm ko lang yan. At last na. So, ayan, 60,000 pesos yung pinaka-last. So, okay. Sa occupation na, ayan, ilalagay natin. Tapos, monthly income, kailan sumasahod, saka email. Next is company work. Ayan, company phone number, company address, saka work detailed address. So, dito sa may occupation, pwedeng transportation worker, technicians, student, enterprise, corporate, forestry, housekeeper, at marami pang iba. So, after nun is, ilalagay na yung payee. Ayan, nag-automatic na nakalagay dito yung pangalan ko. Next is withdrawal channel. Dito na kung saan mapupunta yung ilo-loan natin. At pwede dito yung, ayan, MLuillier, GCash, CoinsPH, PayMaya, RD Pawnshop, GrabPay. So, isasubmit ko na to. At ang next na is, ayan. So, yung credit limit ko dito is pwedeng 10, 12, at saka 15,000 pesos. So, ito is subject din for approval pa naman. Pero ito yung naka-propose nga na credit na ibibigay sa atin. So, ayun. Ang loan term dito na nakalagay is 7 day. Pero ang nando sa may ads nila is 91 up to 120 days. So, hindi man lang umabot sa may 91, ano. Pero check pa din natin. Ayan. So, kung 12,000 ang kukuhanin ko, ang loan term is 7 day, ang pinaka-interest is 3,600 pesos. Kaya yung actual amount na lang na mare-receive ko is 8,400. Pero ang babayaran ko sa kanila is 12,000 pesos. So, dito, ingat-ingat lang kayo na baka mapindot nyo yung get the loan. So, ayun, baka ma-accept agad. So, ito na talaga ibabayaran nyo. Pero try pa din natin yung 10,000. So, baka mababa lang yung interest. So, dito sa may 10,000 pesos, ayan, yung loan term is 7 day pa din. At yung interest is 3,000 pesos. So, ang laki. Yung amount na lang na mare-receive ko is 7,000 pesos. Tapos, yung repayment is 10,000 pesos. So, dito wala namang nadadagdag. So, ito naman yung pang 15,000 pesos. So, tingnan natin. Ayan, loan term 7 day pa din. Interest is 4,500 pesos. Yung marereceive na lang is 10,500. Tapos, yung repayment amount is 15,000 pesos. So, dito, pagkakaintindi ko is yung interest ay ibabawas na dito sa may actual amount na mare-receive. Kasi kung 15,000 itong uutangin, ang repayment amount is 15,000 pa din. So, ayun. Dito is, titingnan ko muna yung loan agreement. Ayan, walang nakalagay sa may loan agreement. So, medyo nakakapagtaka to. Kasi dapat ay dito lalabas yung mga loan details, interest, saka yung breakdown ng loan mo. Pero walang nakalagay. So, ayun, nag-error. At oras na makita ko yon is naghanap na ako agad sa settings ng delete account at buti na lang meron. So, ayan, iwas-iwas kayo sa may pagkiklik kasi baka maklik niyo yung get the loan. So, ayan, alam niyo na kung ano itong peso kwento na to. At syempre, i-delete ko na yung account ko. Ayan, bago i-delete is meron pa sila ditong pang letter. At ayan, kiklik ko na i-delete personal information at confirm. So, ayun, na-delete ko na agad-agad. Good thing naman is merong delete account. So, dapat talaga yung mga loan apps is merong ganun na delete account pagkaayaw na nung user. So, ayun, pagka nakita nyo yung loan application na to sa kahit na saang YouTube, Facebook, Messenger, ay wag na wag kayong magkiklik dahil para sa akin ay isa po itong loan shark at hindi dapat utangan kasi sobrang taas ng interest. So, ayun, na gusto kong i-review to kasi ang taas na ratings, 4.7. So, baka sakali ako na baka matutulungan kayo na to, tayo, pero hindi pala. So, huwag kayong magpapalin lang sa may matataas na ratings. Dapat ay magbasa-basa pa din kayo kung ano yung nakalagay doon sa may application na yon. At tama yung ginagawa nyo, nanonood kayo ng mga ganitong review sa mga online loan application. So, ayun, pagka kayo ay manghihiram, lagi nyo tingnan kung legit talaga yung online loan application na yon para hindi kayo mapasubo sa pagbabayad ng mataas na interest. So, that's it for today's video.
mag-ingat-ingat kayo sa My Paglolonyo Online. So, ayun lang. Thank you for watching.